At saka meron ha, yung mga kuan, sang katerba, yung mga nagpapaliwanag na tungkol dyan sa coronavirus. Diba, ang pagkakalam natin, ito'y virus na kumbaga eh, meron itong kuan eh. Nakalagay ito sa container, diba? Virus. Oh, eh natapon, diba? Yun ang analysis dyan, kwento dyan eh. Pero may ibang kwento ha, mga kaibigan, na kung papaano nakapagsasalin itong virus na ito sa tao. May mga kwan eh, iba-iba angulo eh, pero magtaka kayo. Bakit noong 2015, binanggit na ni Bill Gates, yung may-ari ng Microsoft. Binanggit na niya sa kanyang isang lecture, mga kaibigan eh, 2015 ito ah, sa kanyang talumpati. Kung tayo'y nakahanda na, meron pa nga ano eh. Meron pa nga video, di ba? Ano ba tawag doon? O, pinakikita pa, coronavirus. At magtaka kayo, bakit noong taong 1984 ay merong naisulat na libro na exactly yung pagmumula ng virus eh, doon sa lugar na yon. At meron pa yung kay Nostradamus. Napakarami ngayon. Hindi mo na alam kung alin ang totoo. Ito ah, may nagsasabi nga, di ba? Hindi pala yan yung parang alam natin chemical. Parang biochemical yan, di ba? Biological kwan. O chemical, mga kaibigan, kung ano pa man yan, na klase ng virus. Meron yung sasabi na hindi yan ganun. O, dahil nga, ang pinagmulan, yung kay Bill Gates eh. Iba naman eh. Bakit ito ay binanggit ni Bill Gates sa kanyang talumpati ilang taon na nakakaraan, 5 taon na nakakaraan? Ha? Very specific, coronavirus, are we ready? Sabi niyang ganun. Laban daw dyan. Yan daw ang dapat na pinaghahandaan ngayon. Kasi, kita ninyo, yung sinasabing na meron palang gamot sa Japan na sinasabing ito'y na-develop nung 2014 pero hindi para sa coronavirus. Sa ibang sakit, ipinanggagamot ito. Pero nung ginamit nila sa mga may sakit na coronavirus, ha? Ayon din sa mga article, ha? Hindi ito dinidispute ng Japanese company, yung Fujifilm. Fujifilm, may gumagawa ng negative yun, di ba? Magtaka kayo, ito gumagawa ng negatibo sa litrato, camera, mga ganyan, film. Pagkatapos, meron silang palang kumpanya na gumagawa naman ng gamot. Puji rin, ha? Isang kumpanya. Si Bill Gates, engaged sa computer, pero hindi kaya siya nag-engage din sa laboratory or paglikha ng gamot. Lahat ng di natin dati ginagawa, nagagawa natin ngayon, sipin ninyo. Ipag-uugas ng kamay. Nako. Ha? Ang limit mong maghugas ng kamay ngayon, di ba? Mag-alcohol. Iba, kauhugas ng kamay. Numipis na yata yung balat. Ha? Sa kakahugas ng kamay. Ngayon, numipis. Pag tingin niyang gano'n, alam niyo kung ano nakita niya rin sa palad niya. Aba, yung mga kodi ko niyan, nag-aaral siya. Dito niya sinusulat, lumitaw eh. Sa sobrang kahuhugas ng kamay. Pero hindi, nasan ba tayo kanina? Ayan, may nagsasabi sa pag-aaral, parang ito galing daw sa, sa transmission ng computer eh.
Eh, tanong naman, paano nahawa yung mga matatanda eh, kung di naman gumagamit ng computer? May sinasabi silang ano eh, yung kung gaano yung ano ba tawag doon? Gigabytes ba yun? O ano? Megabytes, ha? Oh, yun daw ang nakapagta-transmit ng virus. Hindi natin alam. Kasi kinukonek ito doon sa pagkakasabing si yung video ni Bill Gates noong 2015. Siya'y nagle-lecture o tatalumpati. Binanggit niya yan eh. Kung na dapat daw siyang paghandaan ng sangkatauhan na darating sa hinaharap. Ito na. At nagtataka kayo, yung kay Nostradamus, pati location, kung saan manggagaling, ha? Parang kwan, symbolic, pero tumutugma. O, yung 1984 na isinulat, di ba? Sa isang libro, mga kaibigan, na binanggit natin nung minsan, di ba? O, paano nasabi ro na Wuhan virus, ganyan? Bakit tumugma lahat sa pangyayari yan? Anyway, lahat ng yan ay pati ang mga bagay na yan, hindi yan ang importante ngayon. Ang pinaka-importante ngayon, paano masasawata? Ha? Paano mapipigil ang pagkalat nito? At kung pwede mapuksa, ha? Itong virus na ito, mga kaibigan. Nandun pa lang tayo sa stage na tinutuklas yung bakuna. Eh bakuna, hindi pa nga sinasabing may bakuna na na-invento sa Amerika, sa isang bansa, nagkiklaim sila na meron na silang bakuna. Pero te-testingin mo pa yan eh. Sa mga tao. Di ba? At ano ang magiging side effect, di ba? Nung bakuna na yun. Oh. Kailan nila pwedeng ipaliwanag? Baka mamaya, may bakuna ka nga. Eh, paano kung yung nakita ninyo nangyari doon sa Dengbaxia, di ba? Oh. Sino makapagsasabing hindi pwedeng mangyari yan dyan sa bakuna na yan? May hindi ka nga mamamatay ngayon. Eh, pero bandang uli, patay ka rin dahil doon sa bakuna. Hindi natin masabing ganun, di ba? Kasi ang pag-testing nila, kung ang testing nila ngayon sa bakuna, ito, binakunahan. Susubukan lagyan ng virus kung tatablan o hindi. Eh, hindi tinablan. Di ba? Hindi nga siya tinablan ng virus. Halimbawa na natin. Eh, kung pagdating ng araw, umepekto naman yung side effect naman nung ginamit na bakuna sa'yo. Ang siya namang aatake para ikaw mamatay. Ayan ang mga mahihirap na kwan eh. Sapalaran lahat ito eh. Kaya walang magaling dito. Mga kaibigan, kaya kung meron tayong dapat isipin ngayon, lahat positive. Tsaka kailangan nating medyo i-practice yung ugali ng hapon. Yung endurance sa kuano, ha? Yung disiplina, ha? Yung pagiging ano ba tawag doon? Yung ikaw eh, kuan, kaya mong tagalan yung pagtitiis. Minsan kinakapos tayo ng salita. Alaman natin, di natin maalala. Di ba? Para nasa dulo lang ng dila natin. Pero, yun ho yun eh, mga kaibigan eh. Paano mo masasabing may gamot na?